Amen. Praise God. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Pumani po mga kapatid at medyo late po ako nang dating. Praise God. Hallelujah. Tayo po'y tumayo. Nais kong pasalamatan natin yung Panginoon. Hallelujah. Nais ko uwitin natin yung nagsasabing God's answers pray. Amen. God's answers pray. Prayer meeting. I do believe
Amen. Ang Diyos ay siya pa rin kahapon noon at magpakailanman. Amen. Kaya tayo hindi nagsasawa na manalangin, maniklod sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Misan pa tayo yung manalangin sa ating mahal na Panginoon. Ama, aming Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat, salamat po, Ama, sa iyong biyaya, Panginoon, Lord Jesus. Lord God, tunay nga, Ama, na tatlo. O Lord, dalawa o tatlo nagtitipon sa iyong pangalan, Lord, ay doon ka sa aming kalagitnaan, Panginoon, Lord Jesus. Lord, ikay hindi sakop ng bilang, Panginoon, hindi ka sakop ng sirkumstansya, Panginoon, Lord. Lord, ikay sakop ng iyong salita, Panginoon, Lord Jesus. At Lord, we are depending on your word, Lord Jesus, according to your word, Panginoon, according to your promise, Panginoon, at naniwala kami na narito ka sa aming kalagitnaan, Ama. Lord, misan pa, Ama, pagpalain mo po ang iyong mga anak sa gabing ito, Lord Jesus. Hayaan mo, Lord, na maramdaman ka namin, Lord, ang iyong dakilang presensya, Panginoon, sa aming kalagitnaan, Ama. Salamat po sa iyong biyaya, salamat sa kalakasan, salamat sa kagalingan, Lord, at sa lahat, Panginoon, ang financial, Panginoon, na biyaya at pagpapala mo sa amin, Ama. Maraming salamat po, Ama. Minsan pa, Lord, katulad ni Mary, Ama, Lord, hayaan mo kami na manatili sa iyong presensya, Panginoon. Makinig ng iyong salita, Panginoon. Gamitin mo po ang lingkod, Ama, Brother Sherwin, Lord, just to be a blessing, Panginoon. Lord, wala kami, Panginoon, na merong pang fivefold ministry, Panginoon, Lord Jesus. Lord God, at ang nobyo ay naghihintay sa kasakdalan, Panginoon, Lord. Ikaw ang the author and finisher of our faith, Lord Jesus. Lord, kaya minsan pa, Ama, pagpalain mo po ang iyong mga anak, Lord Jesus. Yamang iyong pinangako, Ama, Lord, na mapalad ang naghahanap, Panginoon, at nauuhaw sa iyong katwiran sapagkat sila iyong bubusugin, Panginoon, Lord Jesus. Lord, katulad ng mga sisiw, Panginoon, Lord, katulad ng mga inakay, Panginoon, narito kami, Ama, katulad ng Lord, panalangin ni David, katulad ng isang usa, Lord God, ang aming kaluluwa ay nauuhaw sa iyo, Panginoon. Lord, bless mo po, Panginoon, ang iyong mga anak, Ama. Katagpuin ang lahat ng kanilang pangangailangan, Lord, kanilang panalangin, Lord Jesus. Lord, abundantly, Lord, exceedingly, Lord Jesus, according to your riches and glory in Christ Jesus. Maraming salamat po, Ama. Hayaan mo na ikaw ang may taas sa aming kalagitnaan. Ano mang kahinaan, ano mang pagkukulang, ano mang balakid, Lord, bahid ng kaaway, Panginoon, Lord, na nakita mo sa iyong mga anak, Lord Jesus. Lord, minsan pa ay kami lumalapit sa trono ng iyong biyaya, Ama. Patawarin po ang iyong mga anak, Lord. Balutan ng iyong dugo, Ama, at ikaw ang patuloy na maglinis sa amin, Lord Jesus, ng iyong banal na dugo, Ama. Maraming salamat po, Ama. Mauwi sa iyo ang lahat ng kapurihan, karangalan, at pasasalamat, Lord God, sa dakilat mga pangyarihan mong anan. Lord Jesus Christ, tayo magsabi ng Amen and Amen. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Amen. Thank you, Lord. Amen. Bida natin ang pagpuring awit ang ating mahal na Panginoon. Praise God. Bago tayo, praise God, nais kong awitin yung masayang awit, yung Fill My Way with Love. Amen. Praise God. Ngayon yan ang ating higit na kailangan. Amen. Sa tuwing ay samahan tayo ng dakilang pag-ibig ng ating mahal na Panginoon. Amen. Samahan niyo po ako sa pag-awit. Praise God. Hallelujah. Amen. We walk, bless the Lord, in the way that was done, leading straight to the land above. Amen. Hallelujah. Giving cheer everywhere to the sound of God. Oh, feel my way every day with love. Hallelujah. Oh, feel my way every day with love. As I walk in the heavenly dove, oh, let me go all the while with a song and
fulfill my way every day with love. Get me close to the side of my Savior and God. Oh, let me never in darkness roam. Hallelujah. Keep my path before wrath and my soul satisfied. Oh, feel my way every day with love. Hallelujah. Yes, Lord. Oh, feel my way every day with love. Oh, as I walk with the heavenly dove, let me go all the while with a song and a smile. Oh, feel my way every day. And I'll travel no more. Yes, Lord. But abide in my home. Abba. Yes, Lord. Amen. Hallelujah. Oh, let me see the blessed King all the way to the shore. Oh, feel my way every day with love. Hallelujah. Oh, feel my way every day with love. As I walk with the heavenly dove, oh, let me go all the while with a song and a smile. Oh, feel my way every day. Once again, hallelujah. Oh, feel my way every day with your love, amen. As I walk in the heavenly dove, oh, let me go all the while with a song and a smile. Oh, feel my way every day with love. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Amen. Kung nga ang pag-ibig, yan ang pinakadakilang bagay. Isa sa mga weapon na ibinigay ng Panginoon sa kanyang nobya. Sabi ng propeta, nang ma-meet niya yung mga kapatiran dun sa sixth dimension, brothers and sisters, hallelujah, without that kind of love, eh hindi maaaring makapasok doon. Amen. Kaya dito sa lupa, amen, kailangan pinapractice na natin to. Hallelujah. Ang divine love ng ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Awit pa tayo ng awiting pagsamba. Yung Tagalog song na wala kang katulad. Amen. Amen. Tunay nga na walang katulad ng ating mahal na Panginoon. Amen. Praise God. Hallelujah, Jesus. Amen. Awitin ko ma lahat ng awit sa mundo ay hindi kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tulad at
maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Once again, hallelujah. Uawitin ko man lahat ng awit sa mundo ay hindi kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula at maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Sing it, bride. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. At sa habang panahon, wala kang katulad. Iyalay ko man lahat ng yamang taglay ko, buong puso, buong isip, buong lakas at buhay ko. Wala sa'yo makahihigit, pag-ibig mo'y walang kapalit. Bugtong na anak, sa akin di pinakain. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. At sa habang panahon, wala kang katulad. Bisang pasang puso, hallelujah. Wala kang katulad, wala nang higit. Yes, Lord, hallelujah. We worship you, Lord Jesus. You are worthy, Lord Jesus. Hallelujah. Ikaw ang Diyos ng paman, maging ngayon at kailanman. At sa habang panahon, wala kang katulad. At sa habang panahon, wala kang katulad. At sa habang panahon, wala kang katulad. Bitin natin kay buti-buti mo, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Lord Jesus. Kay buti-buti mo, Panginoon. Hallelujah. Kay buti-buti mo, Panginoon. Sa lahat ng oras at sa bawat araw, o ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaway magpasawalang hanggang. Bisan pa kay buti-buti mo, Panginoon. O kay buti-buti mo, Panginoon. Yes, Lord. Mas ka namin pasalamatan, Panginoon. Hallelujah, Lord Jesus. Sa lahat ng bagay, Panginoon, Lord Jesus. Hallelujah, Lord Jesus. Ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaway magpasawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad. Tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos
sa atin ay nagmamahal. Minsan pa pinupuri, pinupuri, sinasamba kita. Hallelujah, bilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos at sa atin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos at sa atin ay nagmamahal. Hallelujah. Amen and amen. Misang pating palapakan natin, mahal na Panginoon. Hallelujah, Lord Jesus. Amen. Napakabuti mo, Panginoon, Lord. Maraming salamat, Ama. Purihin ka, Panginoon, Lord Jesus. Lord, we enthrone you, Lord Jesus. Lord, hallelujah, hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah, Lord Jesus. Amen, amen. Praise God, hallelujah. Amen. Praise the Lord. Makaupo na po kayong lahat. Amen. Purihin natin, mahal na Panginoon. Praise God, hallelujah. Amen. Thank you, Lord Jesus. Amen. Tayo po itadako sa ating song offering. And sino man po may kagalakang magpatotoo. Amen. Si nanay po. Amen. God bless you. Pangalan ni patid ni Sister Tita. Amen. Amen. Magandang gabi sa inyo, mga kapatid. Nagagalak lang ako na kumanta sa Panginoon. Patuloy sa paghakbang, ang hari ay itanghal. Lakasan ng kalooban, ika'y kanyang tutulungan. Siya'y laging kasama, sing tuwin ay kakalinga. Ika'y ipagsasanggalang, ihahatid sa tagumpay. Patuloy pa rin nating hari ay itatanghal kahit na anong danasin. Tayo ay humakbang, huwag papipigil sa ating mga kaaway. Magtiwala, magtiwala, magtiwala ka ng lubusan sa Kanya. O kapatid, huwag pahadlang sa gawang kabanalan. Ika'y ipagsasanggalang, ihahatid sa tagumpay. Patuloy pa rin nating hari ay itatanghal kahit na anong danasin. Tayo ay humakbang, huwag pa't'y pigil sa ating mga kaaway. Magtiwala, magtiwala, magtiwala ka ng lubusan sa Kanya. Amen. Praise God. Hallelujah. Salamat. Meron pa po ba? Amen. Yes, magpasalamat sa ating mahal na Panginoon. Amen. Ko rin, nais ko rin magpasalamat sa ating mahal na Panginoon. Amen. Sa trabaho. Amen. Due pressure.
Praise God. Talagang biyaya lang talaga ng Panginoon. Hallelujah. Kahit munting bagay na panalangin, praise God, talagang tinutugo na ating Panginoon. Parang napakalapit lang ng Panginoon sa akin. Sabi ko, kanina kasi may pinapagawa sa akin yung boss ko, mayroong problema yung printer. Doon kasi ako naka-assign sa technician level ng barcoding. So, may problema talaga yung head. So, talagang hindi makapag-produce ng magandang output. Sabi ko, paano kaya ito? Gusto kong bigyan ng lugod ang boss ko kahit papano. Punta lang ako sa CR. Tapos, pray ako ng konti sa Panginoon. Sabi ko, Lord, paano kaya ito? Anong gagawin ko? Tapos, may specs naman pala yung parameters. Tapos, ginawan ko na lang ng remedyo. Na-adjust ko yung papel kaysa yung head yung ikalikutin ko. So, napakabuti po ng Panginoon. Actually, napakarami ko dapat gawin. Pero salamat sa Panginoon at natapos din. Tapos kanina, nung papauwi na ako, habang nagme-meditate ako sa Panginoon, nilagay ko yung salamin ko dito. Tumutulo po dun sa loob ng jeep. Ang ginawa ko, lumipat ako ng upuan. Hindi ko na malayan, salamin ko nandito, nahulog. Tapos after a few minutes, wala yung salamin ko. Hala! medyo malabo po naman yung mata ko. I think it's 150, yun na yung grado, nasa 200 na ata. Sabi ko, paano to? Bulag ako bukas nito. Praise God. Ang mahal pa naman ito, mga kapatid. Nasa 2,000 plus yung pagkakabili ko, Lord. Sabi ko, paano yan? Wala akong gagamitin. Tapos may training pa ako sa next week. Papadala ako dun sa isang company. Kailangan ko talaga ng salamin. Pray ako sa Panginoon, Lord. Panginoon, alam ko mabiyaya ka. Huwag mo naman paintulot mawala yun. Hinanap ko na dun sa ilalim ng jeep. Wala talaga. Sana bumaba yung mga pasahero para makita ko. Pagdating ng Quiapo, nagbabaa naman. Ayun, nakasingit ako. Hinanap ko talaga nandun na sa ilalim ng upuan. Kaya laking pasalamat ko talaga sa Panginoon. Sabi ko, although may pambili, pero mayroon kasi yung mawala yung isang bagay sa'yo na mahal mo or bahagi sa'yo. Kaya minsan kinakailangan natin gamitin yung faith natin. Sabi nga, binigay sa atin na sixth sense ng ating Panginoon. Kaya doon, binasalamatan ko ating mahal na Panginoon. Amen. Praise God. At sa gabing ito, alam kong merong inihanda na special ang ating mahal na Panginoon. Amen. Meron pa bang nice na magpasalamat sa ating mahal na Panginoon? Amen. Praise God. At alam ko, bubusugin tayo na ating mahal na Panginoon. Nag-pray natin ating kapatid, Barry Sherwin. Amen. Na maging channel of blessing. Pray po natin ang mga minister na ginagamit natin Panginoon. Amen. Mga visiting minister. Amen. Pray po natin sila. Nating kakaligtaan sa ating panalangin. Amen. Tayo po tumayo mga kapatid. At awitin natin ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Amen. Nais kong awitin yung sasabing, surely the presence of the Lord is in this place. Amen. Yes, Lord Jesus. Hallelujah. Presence of the Lord is in this place. I can hear His mighty power and His grace. I can hear
dust of angels' wings, I see glory on His face. Oh, surely the presence of the Lord is in this place. Once again, oh, surely the presence of the Lord is in this place. I can hear His mighty power and His grace. I can hear the brass of angels' wings. I see glory to His name. Oh, surely the presence of the Lord is in this place. Once again, hallelujah. Surely the presence, nais ko tawagin natin kapatid, Bershering, of the Lord is in this place. I can feel His mighty power. Amen, Lord. Hallelujah. And His grace. I can hear the breath of angels' wings. I see glory on its face. Surely the presence of the Lord is in this place. Amen. Hallelujah. Mari bang awitin natin nagsasabi ng pure heart, mga kapatid. Amen. Amen. Yan ang desire na atin ngayong gabi, mga kapatid. Yamang alam natin na narito ang ating Panginoon. Hiligin natin sa Kanya na tayo bigyan Niya ng pusong dalisay, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Oh, hallelujah, Lord Jesus. A pure heart, that's what I long for. A heart that follows hard after Thee. A pure heart, that's what I long for. Grant it, Lord Jesus, help us, Lord. A heart that follows hard after Thee. A heart that hides Your word, so that sin would not come in. A heart that's undivided, the one You rule and reign. A heart that seeks compassion, that pleases You, my Lord. Sweet aroma of worship, that rises to Your throne. Minsan pa, amen, hallelujah. Hallelujah, Lord. A pure heart, that's what I long for. A heart that follows hard after Thee. Amen, help us, Lord. A pure heart, that's what I long for. A heart that follows hard after Thee. A heart that hides Your word, so that sin would not come in. A heart that's undivided, the one You rule and reign. A heart that beats compassion, that pleases You, my Lord. Sweet aroma of worship, that rises to Your throne. Amen. Let's bow our head. Hallelujah. Oh, hallelujah, Lord Jesus. Ama naming Diyos, na buhay at makapangyarihan sa lahat. Ama, hinihiling namin sa Iyo, Ama, gaya ng aming inaawit, Lord.
Lord, tulungan mo kami, Ama. Lord, nanawi ang bawat isa magkaroon lang po ng isang pusong dalisay, Ama, Lord, ngayong gabi, Ama. Taglay, Ama, ang isang paglilinis ng iyong banal na dugo, Panginoon. Help us, Father, we commit to you, Lord, ang preaching of the word, Father God. Tunay nga kung walang malinis na puso, Ama, hindi ka namin makikita, Panginoon, Lord God. Lord, nais ka namin makita, nais ka namin maunawaan ngayong gabi, Ama. Lord, kung gana ang aming mga sarili, Lord God, hindi namin magagawa yan, Ama. Kaya naman, Ama, hinihiling namin ito sa iyong banal na presensya ngayong gabi, Ama. Dahil sinabi mo sa iyong salita, Ama, na kung may sa dalawa o tatlo na nagtitipon sa iyong pangalan, ay naroon ka sa kalagitnaan, Lord. Pinangako mo yan, Ama. Hiling lamang po namin sa iyo, Amang Banal. Lord, pangunahan mo kami, Ama. Basbasan mo po ang mga salitang aming pagkasalusaluan, Ama. Sinasantabi ko po ang aking sarili, Panginoon. Lord, ikaw po nawang siyang makita ng aking mga kapatid, Ama. At hindi ang isang mahinang tulad ko, Lord, na Lord, umaasa lang kami sa iyo, Ama. Tumitiwala sa iyo, Ama, na natapat ka sa iyong mga pangako, Panginoon. Lord, na gagawin mo, Ama, ang iyong mga salita sa aming mga buhay, Panginoon, Lord. Help us, Father. Salamat, Ama, pinagtagumpay mo ang bawat isa. Binigyan mo kami ng desire, Lord, na pumarito, bagamat, Lord, na nandyan ang ulan, nariyan ang bagyo, Panginoon, nariyan ang mga hadlang, Lord. Salamat, pinagtagumpay mo kami, Panginoon. Salamat, Ama, sa iyo lamang ang kaluwalhatian, karangalan at papuri, Panginoon, sa gabing ito, Ama. Kinukumit namin sa iyo, Ama, ang gawain ito, in the name of our Lord and Savior, Jesus Christ, thy beloved Son, we pray, Father God. Amen. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin ating Panginoon. Amen. Good evening po sa inyong lahat. Sa pangalan ng ating Panginoong Kristo Jesus, mga kapatid, nagagalak tayong muli na minsan pa tinipon tayo ng ating Panginoon ngayong gabi. Amen. Upang manalangin, upang humiling sa Kanya. Amen. Napakadakila ng pribileho ang binigay sa atin ng ating Panginoon, di ba? Amen. Sino bang naniniwala nagtagumpay na tayo, mga kapatid? Amen. We are overcomer. Amen. Yan ang patunay. Dahil nandito kayo, mga kapatid. Amen. Tinupad ng ating Panginoon ang Kanyang salita sa inyong buhay. Dahil nauuhaw kayo sa Kanyang salita, mas minabuti niyong makinig kesa manatili sa inyong tahanan o sa inyong bahay, di ba? Mas minabuti natin, mas pinili natin na makinig ng Kanyang salita at makipag-fellowship sa Kanya ngayong gabi. Amen. Yeah. Dahil yan sa biyaya ng ating Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus Christ. Amen. Patuloy niyo lang akong ipag-pray, mga kapatid. Maging blessing lang po ang bawat isa sa atin ngayong gabi. Amen. Hallelujah. Tulungan tayo ng ating Panginoon. Buksan natin ang ating scripture sa Hebrews chapter 10, verse 15. Hebrews chapter 10, verse 15. Amen. Ito nga ang scripture natin ngayong gabi, ang pagsasalusaluan natin. Whereof the Holy Ghost also is a witness to us. For after that he had said before, this is the covenant that I will make them after those days, saith the Lord. I will put my laws in their heart, into their heart, and in their minds will I write them. Listenod. And their sins and iniquities will I remember no more. Now where remission of this is, there is no more offering for sin. Amen. Balikan natin yung talatang yon na sa 16, mga kapatid. Amen. This is the covenant that I will make with them after those days. Para sa atin yan, mga kapatid, saith the Lord, I will put my laws into their heart and in their mind will I write them. Amen. Buksan naman natin sa Romans chapter 8, verse 11. Amen. Nangako ang ating Panginoon na isusulat niya ang kanyang mga salita, ang kanyang mga kautusan sa ating mga puso. Amen. Amen. Sabi naman sa Romans, but if the spirit of him that raised up Jesus from the dead dwell in you, kung siya'y manahan sa atin, amen, he that raised up Christ from the dead shall also quicken your mortal bodies by his spirit that dwelleth in you. Amen. Ang Panginoon magpala ng kanyang mga salita, mga kapatid. Tayo makakaupo na. Hallelujah. Amen. Thank you, Jesus. Amen. Bigyan natin siya ng title ngayong gabi. Ang ating mensahe ngayong gabi ay namungusap ng The Law Enforcer.
the law enforcer inside you. Amen. Ang nagpapatupad ng kautusan na nasa iyo. The law enforcer inside you, mga kapatid. Amen. Yan ang title ng ating message ngayong gabi. Amen. Medyo na alam natin ang balita ngayon, di ba? Alam natin ang nangyayari sa ating paligid, sa ating gobyerno, sa ating pamahalaan. Amen. Na talagang ganun na lang kasi di ang kanilang desire na maipatupad ang batas ng ating bansa, mga kapatid. Amen. Ang konstitusyon natin ay ganyan na lang nila nais na ipatupad, itulak. Di ba? Alam natin ang nangyayari, di ba? Si ang presidente natin ngayon ay ganyan na lang kapuspos. Puspusan ang kanyang aksyon para linisin ang ating lipunan sa lahat ng masasamang elemento o kriminalidad, di ba? Amen. So meron siyang determinasyon. Amen. Na ipatupad ang batas ng ating bansa sa bawat mamamayan narito sa ating bansang ito. Amen. Kaya nga, amen, natuwa lang ako sa ating Panginoon dahil bagamat ako dati rin akong nasa bisyo rin dati. Pero salamat sa ating Panginoon, inilabas niya tayo sa ganyang klase ng buhay. Amen. Dahil kung kasama pa rin tayo dati dun sa dating bisyo natin, amen, siguro baka isa rin ako sa namumroblema. Hallelujah. Kung paano titigilan o kung paano saan kukuha ng items dahil nga nagkakahigpitan na. Amen. Alam niyo mga kapatid, biyaya lang talaga ng ating Panginoon. Dati tayong mahilig din sa mga ganyang bisyo. Mga addiction, mga kapatid. Amen. Pero salamat sa ating Panginoon, inayos na tayo. Kaya nga, masasabi natin ang mga addict ngayon, ang mga pusher, mga drug addict, squeezing time na sa kanila. Di ba? Amen. Talagang inuusig sila ng gobyerno. Hallelujah. Talagang, sabi nga, ilang pusher, ilang adik ang sumuko? 900 ang mga adik ang sumuko, balita nga sa dyaryo. Amen. Tapos, binulgar pa ng presidente natin na merong mga general na involved sa drugs. Amen. So, decidido talaga ang gobyerno natin na ipatupad ang batas. Hindi lang sa maliliit na mamamayan, kundi maging sa mga malalaki, sa mga mayayaman. Sa mga matataas na may katungkulan, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. So, alam natin, amen, na ang isang batas, kung walang enforcer, mga kapatid, walang kabuluhan yan, walang halaga yan, mga kapatid. Kung walang nagpapatupad na determinadong ipatupad ang batas, amen, walang silbi ang batas. Kaya nga sa bansa natin naging nawala ng pangil, nawala ng ngipin ang batas dahil sa mga maling pamumuno ng ating mga opisyales, di ba? Ng gobyerno natin. Amen. Nawala ng kapangyarihan ng batas. Hallelujah. Kaya nga, nais ko lang itipo to mga kapatid na ang buhay natin as a Christian, we are under the law of life, mga kapatid. We are under the law of life. Amen. Lahat ng creation ng ating Panginoon ay nasa ilalim ng batas ng buhay ng ating Panginoon. Amen. Kaya nga, pero bago ko ituloy dyan mga kapatid, nais ko muna makita nyo yung example mga kapatid, yung tipot, larawan. Alam natin na natural type spiritual mga kapatid. Amen. Amen. So kung walang enforcer, walang nagpapatupad ng batas, walang halaga ang batas mga kapatid. Amen. Kaya nga, meron tayong mga implementation at merong enforcement pagdating sa batas ng ating bansa, mga kapatid. Amen. May deklarasyon at may nagpapatupad. Kaya nandiyan ang ating mga kapulisan. Nandiyan ang ating mga law enforcer para ipatupad yung batas ng ating bansa, ng ating konstitusyon, mga kapatid. Amen. Amen. anong dahilan kung bakit may batas tayo, mga kapatid? Para maayos, para maging payapa ang pamumuhay ng bawat mamamayan, para proteksyonan ang bawat mamamayan ng ating bansa. Yan ang purpose ng batas, mga kapatid. Hindi para sirain ang mamamayan, kundi para proteksyonan ang mamamayan. Amen. Lalo na kung ang batas ay naka-pattern sa salita ng ating Panginoon, mga kapatid. Amen. Hallelujah.
Kaya nga, maging sa ating simbahan, meron tayong mga bylaws, meron tayong mga batas na sinusunod natin. Amen. Dahil anong silbi ng mga batas na yan kung walang nagpapatupad? Diba? Amen. Anong purpose ng batas para magkaroon tayo ng kaayusan pag naglilingkod tayo sa ating Panginoon? Para magkaroon tayo ng kapayapaan at kaginhawaan habang tayo nandito at sumasamba sa ating Panginoon. Dahil meron tayong mga batas na idiniklara ng ating mga elders na pinapatupad naman ng ating mga deacons, mga kapatid. Amen. Amen. Para sa kaayusan ng ating paglilingkod sa ating Panginoon. Amen. So ganyan lagi yan, mga kapatid. Ang iglesia, amen, pag nasa ayos ang iglesia, masasaayos ang pamilya. Pag nasa ayos ang pamilya, may sasaayos ang pamayanan, ang barangay. Pag nasa ayos ang barangay, may sasaayos ang siyudad, mga kapatid. At may sasaayos ang bansa natin. So nagsisimula sa iglesia, mga kapatid. Pag tama ang batas na idiniklara sa isang reliyon, amen, at naipatupad ng tama, sinunod ng mga alam niyo, mga kapatid, dito sa church natin, we are a family here, mga kapatid. Amen. Pag hindi sinusunod ng miyembro ng pamilya ang batas na idiniklara ng ating mga elders, ano nangyayari, di ba? Nagkakaroon ng mga pasaway. Nagkakaroon ng mga amen, masasabi natin hindi nagkakaroon ng magandang fellowship. Amen. Amen. So, ang salita ng ating Panginoon ay naka-pattern lagi sa kung anong pinapatupad ng mga deacons natin, ng ating mga elders, mga kapatid. Amen. Para sa ikaayos ng ating paglilingkod sa ating Panginoon. So, ganyan yan. Maging sa ating mga trabaho, meron tayong mga laws, mga batas na sinusunod. Dahil kung walang batas, walang kaayusan, mga kapatid. Amen. Kung walang batas, walang proteksyon ang bawat isa. Kung walang batas, walang kapayapaan ang bawat isa, mga kapatid. Diba? Nakita naman natin ang resulta niyan. Dahil sa kapabayaan ng ating mga namumuno, ano nangyari? Lumaganap ang krimen. Lumaganap ang masasamang loob sa ating bansa. Amen. Kaya na, ganyan na nga lang, di ba mga kapatid, ang wala na talagang pag-asa ang mamamayan natin, amen, nang pinili nila isang presidente na palamura, na bababae, amen. Alam natin, mamamatay tao. Pilihin nilang presidente yan, mga kapatid, dahil wala na silang nakikitang mabuti pang bagay. So nakikita lang natin dito, mga kapatid, as a Christian, pasama lang ng pasama ang panahon, mga kapatid. Ang gobyerno, pasama ng pasama. Amen. Hindi natin alam, baka pag tumino na yung mga, nawala na yung mga, nagkaroon ng peace and order sa bansa natin, mawala yung squeezing time ng mga addict, di ba? Baka tayo naman ang dumanas ng squeezing time. Di ba? Papatupad nila isang batas na laban sa mga Kristiyano, mga kapatid. Hallelujah. Praise the Lord. Pero, alam niyo, mga kapatid, Ang salita ng ating Panginoon ay narito sa ating iglesia. Yan ang pinagsasalu-saluan natin. Nagsisilbing laws, batas ng ating Panginoon. Na once na tinanggap ng isang ama ng tahanan, amen, at naituro niya sa kanyang mga anak, nagkakaroon ng maayos na pamilya ang isang tahanan yon, mga kapatid. Diba? Nandiyan ang patotoo ng ating mga kapatid. Nandiyan ang mga deacons natin na may magandang patotoo ng kanilang pamilya. Nasa ayos ang kanilang mga anak. Diba? Meron ba nag-a-addict sa end time? Wala naman, diba? Bakit? Meron kasing batas na ipinatupad ang ating Diyos sa ating kalipunan. Amen. Na ini-implement, ine-enforce ng mga elders, ng mga deacons, di ba? Hallelujah. So, ganyan lagi yan, mga kapatid. Kung walang enforcer, kung walang tagapagpatupad, walang halaga ang batas, mga kapatid. So, that's natural type spiritual. Nakikita natin yan. Nakikinabang tayo pag naipatutupad ang tamang batas. Pero alam niyo ba, mga kapatid, ang ating Panginoon, gaya ng binasa natin kanina,
Natural type spiritual, di ba? Hebrews chapter 10, verse 12 to 17, amen? Nagbigay ng batas ang ating Panginoon sa atin at sa pamamagitan ng biyaya niya, amen? Masusunod natin yan, kapatid. Not by our own strength, mga kapatid, gaya nga laging sinasabi natin, di ba? Amen? Ang ating pastor, huwag niyong piliting baguhin ang buhay niyo. Huwag niyong ayusin ang buhay niyo. Yan ang stand ng ating church, mga kapatid. Huwag niyong piliting ayusin ang buhay niyo. Isuko niyo sa ating Panginoon. Amen. Amen. Hallelujah. So we need grace. Kailangan natin ang biyaya ng Diyos. Amen. Para matupad ang inihingi ng salita ng Diyos sa buhay natin, ang kautusan sa buhay natin. So, hindi tayo kagaya ng mga Pariseo at Saduceo, amen, na through their self-righteousness, tinutupad nila ang salita ng Diyos, tinutupad nila ang batas ni Moses. Pero anong nangyari? Bandang ulit, tinanggihan nila ang ating Panginoon, di ba? So, sa buhay natin, mga kapatid, amen, amen, mapapagod ka lang sa kakaayos ng buhay mo. Huwag mong ayusin, isuko mo sa ating Panginoon. Huwag mong piliting sundin ang salita ng ating Panginoon. Isuko mo lang sa ating Panginoon ang buhay mo. Huwag mong piliting, amen, magpaputol ng buhok. Huwag mong piliting magdamit ng mahaba. Amen. Huwag mong piliting huwag mangalunya. Huwag mong piliting huwag uminom ng alak. Isuko mo sa ating Panginoon ang buhay mo, kapatid. Siya nga ayos. Kaya nga nangako ang scripture sa atin sa Hebrews chapter 10. Amen. Basahin natin siyang muli. Amen. Ang espiritu ng biyaya, narito na siya. Sino ba siya, mga kapatid? Amen. Dumating na siya sa panahon natin. Speaking about the law enforcer. Amen. The law enforcer in our lives. Amen. Basahin natin siya muli. But this man, after he had offered one sacrifice for sins forever, sat down on the right hand of God, ang ating Panginoong Kristo Jesus. Amen. From henceforth expecting till his enemy be made his footstool. For by one offering he hath perfected forever them that are sanctified. So nangungusap ako sa mga pinili. Nangungusap ako sa mga tinawag at pinili ng ating Panginoon para sa isang buhay ng paglilingkod sa Kanya. Sino maniniwala tayo yun, mga kapatid? Para sa atin itong mensaheng ito. Amen. Ganyan tayo. For by one's offering, balikan natin sa 14. Tingnan niyo itong pangako ng ating Panginoon, kapatid. For by one offering, he hath perfected forever them that are sanctified. Sampalatayaan natin yan, kapatid. Whereof, the Holy Ghost also is a witness to us. For after that he had said before, this is the covenant that I will make with them after those days, said the Lord. I will put my laws in their heart. Amen. Ilalagay niya ang kanyang kautusan sa ating mga puso. Sino ang maglalagay? The law enforcer, ang ating Panginoon. Amen. The Holy Spirit, amen. I will put my laws in their hearts and I will and in their minds will I write them. Amen. Hallelujah. So huwag mong piliting baguhin ang buhay mo. Isuko mo sa ating Panginoon, kapatid. Mapapagod ka lang. Maliban na matanggap mo yung law enforcer, yung tagapagpatupad ng batas, which is the Holy Ghost, masasayang lang. Bandang ulit, mapapagod ka lang, kapatid. Kaya nga, ganyan kahalaga ang baptism ng Holy Spirit sa atin, di ba? Amen. Hallelujah. Sino ba naka-receive na ng Holy Ghost sa kanyang buhay? Hallelujah. Palakpakan natin ating Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus Christ. Amen. So, alam natin, na-share natin last Sunday fellowship natin, di ba? Ang Panginoon ay nakipagtipan sa atin. Amen. Katulad ng tipan na ginawa niya kay Abraham. Amen.
Sinabi ng ating Panginoon kay Abraham, kumuha ka ng kambing at hatiin mo. Kumuha ka ng tupa at hatiin mo. So sinabi ng propeta, may type yan. Ano raw ang typology niya mga kapatid? Ang ating Panginoong Kristo Jesus ay hinati rin sa krus ng Kalbaryo para sa atin. To confirm the covenant, the unconditional covenant na kagaya ng ibinigay niya kay Abraham, kapatid. Amen. Hallelujah. Amen. So ano raw yung ginawa ng ating Panginoon? Sabi ng propeta, yung katawan ng ating Panginoon ay hinati niya. Hinati ng Diyos. The Lamb of God. Yung katawan ay umakyat sa sangkalangitan, ano mo po? Sa kanang luklukan ng ating Ama at yung Espiritu Santo ng ating Panginoon ay bumaba at napasa mga mananampalataya. Amen. Anong purpose nun, kapatid? Anong purpose ng pagbaba ng Espiritu Santo? Amen. Sa Pentecost, sa upper room, mga kapatid. Amen. Anong purpose ng pagbaba ng Holy Ghost sa panahon natin para buksan ng pitong tatak, di ba? Amen. Amen. So, signifying, that's signifying, mga kapatid, na narito na ang law enforcer. Dahil alam ng ating Panginoon, di mo kayang sundin ang kautusan. Ang kautusan ay spiritual, ngunit ikaw ay karnal. Hindi mo magagawa. Isang kautusan lang ang labagin mo. Nilabag mo na ang buong kautusan, kapatid. Amen. So, alam ng ating Panginoon, di mo magagawang sundin ang buong kautusan ng salita ng ating Panginoon. So, tapat ang ating Panginoon sa atin. He made us a covenant na sa pamamagitan ng Espiritu Santo, siya ang tutulong sa atin para masunod mo ang hinihingi ng kautusan, kapatid. Binasa natin kanina, I will write my law in their heart. I will put them in their heart and I will write them in their mind. Amen. Bakit ganito na lang ang buhay natin, kapatid? Bakit hindi na natin magawang mag-inom ng alak? Bakit hindi natin magawang, bakit ang mga sister natin ay nagpapahaba na ng buhok? Bakit nagdadamit ng decent ang ating mga sister, mga kapatid? Amen. Bakit ang mga kalalakihan natin ay hindi na nambababae, kagaya ng ginagawa nila dati? Amen. Bakit? Dahil merong batas na isinulat ang ating Panginoon sa ating mga puso na ine-enforce ng Holy Ghost sa ating mga buhay. Amen. Kaya nagagawa natin magawang mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban. Can you say amen for that? Hallelujah. So it's all by grace, by unconditional covenant, tinupad ng ating Panginoon yan sa ating mga buhay. Amen. Yan lang ang gusto kong sabihin, mga kapatid. Naway makuha niyo yung mensahe ng ating Panginoon. Tayo yung mga binhi ni Abraham. We are the seed of Abraham dahil sa pananampalataya natin sa ating Panginoong Kristo Jesus. Nagkaroon tayo ng privilege na tawaging mga bini ni Abraham. At yung the same covenant na taglay ni Abraham, the unconditional covenant ay napasa atin dahil sa pananampalataya natin kay Kristo Jesus. Sa ating Panginoong Kristo Jesus, mga kapatid. Amen. So, nasa iyo, nasa bawat believer, ang batas ng buhay. Inside you, there's a hidden life. Inside you, there's a law of life na nakananjan sa katawan mo, kapatid. Amen. There's a law of life inside you, kapatid. Kaya, anong patunay? Ba't nasa iyo ang law of life? Dahil nakakapagpatuloy ka sa paglilingkod sa ating Panginoon. Bakit nandito ka? Dahil nasa iyo ang batas ng buhay ng ating Panginoon. Hallelujah. Amen. Bakit nandito ako nagpipreach? Dahil nasa akin ang batas ng buhay ng ating Panginoon. At sino nag-enforce? The Holy Ghost. Nakasama natin ngayong gabi, mga kapatid. Amen. Kung sa may dalawa o tatlo nagtitipon sa aking pangalan, naroon siya sa kalagitnaan. Amen. He's enforcing His law in our lives, mga kapatid. Amen. 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 At yan ang pinipilit gawin ng bansa natin.
Amen. Yan ang pinipilit gawin ng presidente natin. Is enforcing his law in this nation para mawala ang lahat ng masasama. Lahat ng mga masasamang gawi. So ganyan ang purpose ng type, natural type spiritual. Bakit narito ang Espiritu Santo? Para linisin ang buhay natin sa lahat ng masasamang habits. Sa lahat ng masasamang pag-uugali. Amen. He's enforcing His law in our lives, mga kapatid. Amen. So alam natin sa Genesis, mga kapatid, kung titingnan natin sa Genesis, di ba? Genesis chapter 1, ano ba yung batas ng buhay, kapatid? Amen. Ano ba itong batas ng buhay na sinabi ng ating Panginoon? Genesis chapter 1, verse 11. Amen. And God said, let the earth bring forth grass, the herb yielding seed, and the fruit tree yielding fruit. After this kind, whose seed is in itself upon the earth, and it was so. Amen. Buksan naman natin sa 12. And the earth brought forth grass and herb yielding seed after his kind, and the tree yielding fruit whose seed was in itself after his kind. And God saw that it was good. So yan ang salita ng ating Panginoon, kapatid. Yan ang idineklarang salita ng ating Panginoon na ang bawat binhi ay ipamumuhay niya yung ayon sa kanyang pagkabinhi. Amen. Ang bawat binhi, ang bawat salita, ang bawat, ano ba, puno ng mangga, ayon sa kanyang pagkapuno, yun ang imamanifest niya. Ang isang asno o isang kabayo, kapatid, pag nag-unite sila, di ba? Nagkaroon ng marriage o interbreeding, di ba? Ayon sa kanyang lahi, yun ang kanyang imamanifest, yun ang kanyang i-bring forth uli. The law of reproduction, kapatid. That's the law of life. Na pag nakikita ng ating Panginoon na nagaganap sa isang individual o sa isang creation niya, mga kapatid, amen, natutuwa siya. Ang sinabi niya, and God saw that it was good. Nalulugod siya, kapatid. Pag nakikita niya na ang salita niya ay natutupad ng ayon sa kanyang idineklarang ibig sabihin nito. Amen. So tayo yung mga binhi ni Abraham. Katulad ng sinabi natin kanina, amen, we are a part of that unconditional covenant at nalulugod ang ating Panginoon na makitang natutupad yung pagkabinhi mo, kapatid. Nang ayon sa pagkabinhi mo. Hallelujah. Amen. Ayon sa pagkabinhi, matutupad, amen, ang salita ng ating Panginoon sa atin. Kaya nga, amen, inside you there's a hidden life. There's a hidden life inside us, mga kapatid. Na amen, sa pamamagitan ng buhay na yan, amen, amen, natutupad sa atin ang ayon sa pagkabinhi natin. Amen. Pag anak ka ng Diyos, amen, pag anak ka ng Diyos, mamumuha ka ng ugali ng Diyos. Dahil bahagi ka ng Diyos. Amen. Hallelujah. Pag bride ka, amen, ipanganganak mo ang buhay ni Kristo sa buhay mo. Dahil kauri ka ng mga anak ng Diyos. Hallelujah. So hindi mahirap i-manifest ang buhay ng ating Panginoon. Hindi mahirap sumunod sa kanyang salita pag nasa iyo ang law enforcer. Pag nasa iyo ang tagapagpatupad ng batas. It is the Holy Ghost, mga kapatid. Amen. Ano rong yung Holy Ghost na sinabi ng propeta? Kung titingnan sa hidden life. Buksan natin yung message ng prophet. The hidden life. Lahat ng binhi ni Abraham ay merong ganitong pribileyo, mga kapatid. Amen. The law enforcer. Now, let's drop back to the hidden life and find out that this is going to require
and find out what this is going to require to get into this place of adoption, a hidden life. We realize that in the Old Testament, under the Mosaic Law, we found out in there, any readers know, that there were two veils, two compartments, and a congregation in the setup of God's tabernacle in the wilderness. So, alam niyo ba yung tabernakulo ng ating Panginoon, di ba? Na inutusan niyang gumawa si Moses ng tabernakulo, amen? Na meron niyang tatlong kwarto, mga kapatid. Amen. Two bells, two compartment, and a congregation in the setup of God's tabernacle in the wilderness. The first was the congregation, then the holy place, then the holy of holies. That's God's house. That's God's dwelling place. That's your dwelling place. Now, you only live in a three-room house. Remember, you may have two bedrooms, you may have three kitchens, but you only live in a three-room house. Amen. Kahit gaano kalaki yung bahay mo, kapatid, amen, meron lang yan tatlong bahagi. Kitchen, living room, then bedroom. Amen. Kahit doblin mo yung kitchen mo, walang problema. Kahit doblin mo yung bedroom mo, walang problema. Amen. Pero lagi lang yan may tatlong bahagi. Amen. A three-room house. God lived in a three-room house. Ganun din ang ating Panginoon. Nananahan siya sa isang bahay na may tatlong bahagi. Amen. The first, amen, when God was here on earth, He occupied a three-room house. So kung nung narito raw ang ating Panginoong Diyos, si Elohim, ang Espiritu ng Diyos ay narito sa lupa, meron doon siyang inukupahang tahanan na may tatlong bahagi. Amen. The soul, the body, the spirit of our Lord Jesus Christ. Diyan na nahan ang ating Panginoong Diyos. The enforcer. In the temporal temple, He is in a congregation, holy place, and a holy of holies. Each one of them was separated one from another, and each one had a different furniture in it to show the dwelling place, a very beautiful type of the church. The sinner first come into the kitchen, as it was the kitchen where you eat. The living room is where you commune, and the bedroom is where you rest. So ganito rin sa ating iglesia. Pag tama ang puso mo, kapatid, amen? Amen? Hallelujah. Pumapasok ka sa kitchen. Narito ka sa kitchen ngayon. Kumakain ka ng salita ng ating Panginoon. Amen. Sino ang kumakain ngayong gabi? Kumakain na inyong mga kaluluwa ng salita ng ating Panginoon. Hallelujah. Amen. Hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng ating Panginoon. Hallelujah. Kaya nga, amen. Medyo yung outline ko, nawawala ako sa outline ko. Amen. Praise the Lord. Ang salita ng ating Panginoon, wala lang siyang ginawa para masunod mo ang kautusan. Amen. Amen. Kailangan mong kumain ng salita ng ating Panginoon. Amen. Gaya na sinabi natin, amen, ang kautusan ay espiritual. Ngunit tayo nasa karnal. Diba? So, kailangan mong pakainin yung espiritual mong pagkatao. Amen. Yung inner man mo. Amen. Para magawa mong i-reflect ang buhay ni Kristo. Amen. Can you say amen for that? The hidden life. Kaya narito tayo sa kitchen, kumakain tayo ng salita ng ating Panginoon. Ang purpose niya para palakasin ang ating mga espiritual na buhay. The sinner comes in, faith cometh by hearing of the word. He comes and eat the word. Gaya sinabi ko kanina, he comes and eat the word. Then he's baptized into the faith and accept Christ as a personal Savior.
bring him in then to a commune with God. But then he moves on into the bedroom. So hindi raw pala kailangan manatili ka sa kitchen, kailangan mong pumaroon sa bedroom. Amen. So isang silid na kung saan kayong dalawa lang ng ating Panginoon ang nag-uusap. Nagpe-fellowship, mga kapatid. Amen. But then he moves on into the bedroom, the still quietness of with God, where all the things of the world is shut out, and he's alone in the stillness with God. Brethren, sisters, that's the place this Pentecostal move ought to be today. A not so much babbling where Trinity, where Methodists, where assemblies, where Church of God, we ought to be alone in the quiet stillness with God. Don't you believe it? Certainly we ought to be. Amen. Ganyan na dapat ang kalagayan niyo, kapatid. Dapat umaabot na kayo sa bedroom. Hindi lamang sa kitchen. Notice, when the high priest once a year entered in the first veil, then the second veil on the outside at the laver where they wash the sacrifice, then the sacrifice was killed, put on the brazen altar, and the blood was put in a charger, and the high priest once a year walked in behind the veil to make an atonement. And notice, the dressing of the high priest before he could enter the veil, he had to be stripped and dressed right to go in. Amen. So meron palang mga alituntunin, may mga batas na iniutos si Moses, amen, na bago pumasok ang high priest sa dakong kabanal-banalan, kailangan niyang hubarin yung dati niyang damit. Amen. Napakagandang tipo, mga kapatid, na dapat pala bago ka pumaroon sa dakong kabanal-banalan, sa bedroom, para makapellowship mo ang ating Panginoon, amen, kailangan mo rin hubarin yung dati mong pagkatao. Amen. Yung dati mong pagkatao na pinasama, ng pinasama, ng pinasama ng mundong ito. Amen. Ng sanlibutan, kapatid. Dahil hindi mo magagawang pumasok doon. Hindi mo magagawang pumasok sa dakong kabanal-banalan kung hindi mo huhubarin yung dati mong pagkatao, kapatid. Amen. Before he could enter the veil, he had to be stripped and dressed right to go in. So meron ka palang idadamit bago ka pumaroon sa dakong kabanal-banalan. Amen. Meron kang dapat idamit. Hubarin mo yung dati mong damit, ang luma mong damit, then idadamit mo isang bagong damit. Alam natin yan, nagpapalit ng damit ang mga high priest bago sila pumaroon sa dakong kabanal-banalan. That's what the church is today. What it needs is a stripping of all these little coats and things and dress in the righteousness of Jesus Christ. So yan daw ang kailangan natin gawin. Amen. Idamit natin ang buong katwiran ng ating Panginoon. Hallelujah. And ready to enter in, his walk must be different. Every along the hems of his garment, he had a pomegranate and then the bell. And as he walked, his walk was so perfect, I mean, until the bells played holy, holy, holy unto the Lord. Amen. What we need today is not whether we are assemblies of or Church of God or oneness or whatever it might be. Our walk ought to be plain to the public, holy, holy unto the Lord. Amen. Amen. So ganyan na daw dapat ang lakad natin, kapatid. Lumalakad tayo ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Kung gusto mong maka-fellowship ang ating Panginoon sa bedroom,
Another thing, he must be anointed before he goes in. So meron palang pabango. Meron pabangong ipinapayad ang high priest sa kanyang katawan bago siya pumaroon sa dakong kabanal-banalan. So yan ay mga laws, mga batas na ipinatupad ng lumang kautusan para maging tipot larawan sa panahon natin, kapatid. Na ipinauunawa sa atin ng ating Panginoon, amen, na hindi basta-basta ang pagpasok sa dakong kabanal-banalan sa isang espiritual na paglago. Kailangan mong hubarin, isuko mo ang buhay mo sa ating Panginoon. Hubarin mo yung dati mong pagkatao. Idamit mo yung righteousness ng ating Panginoon. Hallelujah. Then, magpabango ka. Sino bang mahilig sa pabango? Amen. Pagpabango ka dahil harap ka sa hari ng mga hari. So kung reyna ka ng ating Panginoon, di ba? Bago ka pumasok sa chamber, sa king's chamber, di ba? Anong ginagawa sa mga reyna? You're dressed right. Amen? Pinapabanguhan sila, nagpapabango sila. Siyempre, ayaw nilang umarap sa hari ng mga hari, sa kanilang hari, na hindi kalugod-lugod sa kanya, di ba? How much more spiritually, di ba? Ganon din sa ating mga, sa ating Panginoon, hallelujah. Kailangan mong ma-anoint. The anointing oil was made with the rose of Sharon, and the crushing of the rose brought forth the perfume. And they put it on the oil that ran on Aaron's beard, plumb to the hems of his skirt, covered all over with the anointing oil. Walking right, living right, moving right, dressing right. Amen. There he went talking, taking. There he went taking before him. The blood as he went behind the curtain into the third room. The bedroom, the third room. Amen. The baptism of the Holy Ghost, the adoption. There was a veil that dropped behind him that the outside world could not see him no more. Amen. Could not see him no more. And every man or boy or woman or girl that ever is anointed of God and walk behind the temple, behind the temple, the veil of God, the Holy Ghost puts him in a secret place. The veil drops behind him, and the world and all of its things are cut off behind him. Amen. Lahat ng mga bagay ng sanlibutan, lahat ng mga bagay ng mundong ito, wala ka ng gana pag naparoon ka sa lugar na yon, kapatid. Mahirap pa bang sumunod sa kautusan ng ating Panginoon pag nandun ka na? Hindi. Kagalakan mo nang gawin yun. Kaya hindi mahirap mamuhay ng Kristiyano, mga kapatid. Hindi mahirap mamuhay ng may kabanalan. Kailangan lang umabot ka sa lugar na to, na kung saan ka-fellowship mo ang ating Panginoon. You're fellowshipping with Him. Dressed right, anointed right, walking right, living right. Amen? Hallelujah. Sino ba nakakaranas yan, kapatid? Sino ba nakaranasan dyan sa buhay nyo? Amen? Ang inyong buhay ba'y nagre-reflect ng buhay ni Kristo? Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus Christ. Amen. Mahaba pa tong quotation na to. Hindi natin babasahin yung iba. Amen. So, ganyan yan. Tayo mga binhi ni Abraham at nananahan sa atin yung hidden life na yan. Nananahan sa atin yung buhay na yan dahil naparoon na tayo sa dakong kabanal-banalan. Amen. So, taglay mo sa puso mong isang batas, isang law, amen, na kagaya ng naranasan ni Abraham. The law of faith. Amen? The law of it, the law of grace, the law of life. Hallelujah. So, gayahin lang natin si Abraham, mga kapatid, amen, na wala lang siyang ginawa, kundi sumampalataya
sa kung anong sinabi ng ating Panginoon. Wala lang siyang ginawa kundi manatili sa kung anong sinabi ng ating Panginoon. It's all by faith. Sinusunod natin ang kautusan ng ating Panginoon dahil meron tayong pananampalataya. Kaya nga ako, hindi ako nahihirapang sumunod sa salita ng ating Panginoon, kapatid. Dahil nananampalataya lang ako sa kanyang sinabi. Amen. Namumuhay tayo ng tama. Nagiging responsible Christian tayo sa bahay. Amen. Tinutulungan natin ating mga magulang dahil meron kasing nagdedeklara niyan sa ating buhay. Amen. Ba't mababayaan mo yung pamilya mo? Pag may trabaho ka, tumulong ka sa pamilya mo kung wala ka pang asawa. Di ba? Amen. Kung may asawa ka na at pamilya, huwag mong pababayaan ang pamilya mo. Amen. So, dinedeklara lang, amen, na salita ng ating Panginoon yung tamang buhay sa atin. At hindi natin kaya pamuhayan kung wala tayong pananampalataya. At tayo binhi ni Abraham. Tandaan niyo, kapatid. At bilang binhi ni Abraham, nasa iyo na yung pananampalataya na yan. At magagawa mong hawakan ang mga pangako ng ating Panginoon. Can you say amen for that? Nalala niyo ba yung vision ng prophet? Amen. Yung third pool, nung mahawakan yung espada, the sword of the king. Napakatalas. Napakagandang espada. Nasabi nga ni Brother Branham, meron siyang dalawang talim magkabila. Napakatalas. Amen. The sword of the king. At salita ng Diyos. Pero sabi ni Brother Branham, kinakailangan ng isang malakas na kamay ng pananampalataya para magawa mong makipagbaka, itusok yan sa puso ng kaaway. Kailangan ng isang malakas na pananampalataya na magsisilbing kamay na hahawak sa salita ng ating Panginoon. Anong silbi ng third pool kung mahina ang pananampalataya mo, kapatid? Hindi mo magagawang itusok sa puso ng kaaway ni kay Satanas na nandiyan sa buhay mo. Ginugulo ka araw-araw. Pag mahina yung pananampalataya mo. Amen. Kahit gano'n ka makapangyarihan ng salita ng ating Panginoon, walang magagawa yung salita ng ating yung pagmahina yung hawak mo sa espada ng ating Panginoon. So, kailangan hawakan mo yun na mahigpit. Kagaya ni Abraham. Ano lang ginawa ni Abraham? Nung sinabi ng ating Panginoon, Abraham, magkakaanak ka. Ilang taon na si Abraham nung pangakuhan siya ng ating Panginoon? 75 years old. Napaka-imposible, di ba? Pero nanampalataya lang si Abraham. At hindi siya nagduda sa kung anong sinabi ng ating Panginoon. Di ba? Amen? Pinanghawakan niya ng matibay ang pangako ng ating Panginoon. Pero alam natin, we are only human beings, mga kapatid. Dumating sa punto ni Abraham, ano nangyari sa kanya, di ba? Nag-backslide siya. Nagkaroon ng tagutom sa lupaing ipinangako ng ating Panginoon na kung saan dapat siyang manatili. Anong ginawa niya? Lumabas siya ron. So, ganyan din minsan tayo. Meron tayong mga kahinaan, bride. Meron tayong mga kahinaan dapat natin pagtagumpayan. Pero huwag ka mag-alala. Nagpakita ng ehemplo ang ating Panginoon. Magtatagumpay ka, kagaya ni Abraham. Hallelujah. Basta hawakan mo lang ang pangako ng ating Panginoon ng mahigpit. Hawakan mo siya ng mahigpit. Ano nangyari? Nung nag-backslide si Abraham, di ba? Kinuha ng hari ng Gerar, si Sarah. Di ba? Anong purpose para maging asawa nung hari na yun? Dahil sinabi ni Abraham, kapatid niya raw si Sarah. Nagsinungaling si Abraham, di ba? Amen? Nag-backslide si Abraham. Pero anong ginawa ng ating Panginoon? There's a law enforcer in his life, mga kapatid. Merong Diyos na nangako sa kanya
Amen, na gumawa ng paraan sa kabila ng kanyang backslidden condition. Amen. Gumawa ng paraan, amen, na napagod na si Abraham, saka napagod si Abraham na sumunod, pero bandang uli, anong ginawa ng ating Panginoon? Sa kanyang limitasyon, doon kumilos ang ating Panginoon. Amen. Sa kanyang buhay, ang Diyos ay gumawa ng paraan. Kung minsan, ganyan din tayo, di ba? Minsan, limitado ang ating kakayanan. Minsan, pagod ka na. Pero dahil reveal sa iyo kung sino ka, alam mong anak ka ng ating Panginoon, amen? Merong batas ng buhay na nasa iyo. There's a law of life inside you, and there's a law enforcer inside you. Amen? Anong naranasan ni Abraham? Nirestore ng ating Panginoon si Sarah. Amen. Nirestore ng ating Panginoon si Sarah. Bakit? May buhay kasi sa nasa sinapupunan ni Sarah. Yun siya, amen po dad? May buhay na nananahan sa sinapupunan ni Sarah. At may buhay din na nananahan sa puso mo, kapatid. Amen. The Holy Ghost. Amen. At kaya iniingatan ka ng ating Panginoon. Kung paanong iniingatan ng ating Panginoon si Abraham at si Sarah. Amen. Amen. Dahil siya binhi ni Abraham, si Abraham, pinangakuan ng ating Panginoon, and we are the seed of Abraham. Taglay natin ang pangako ng ating Panginoon. Manlalamig ka pa ba, bride? Church, manlalamig ka pa ba? Amen. Magpatuloy ka na lang. Amen. Huwag kang hihinto. Magpatuloy ka na lang. Pag may kahinaan ka, magpatuloy ka na lang. I-confess mo sa ating Panginoon. Hallelujah. Sapat ang biyaya ng ating Panginoon. Hallelujah. Mamaya, basahin natin yung quotation ng prophet. Amen. Thank you, Jesus Christ. Amen. So, may buhay na nananahan sa atin. May batas ng buhay na nananahan sa atin. Amen. Amen. Alam niyo, si Sarah, mga kapatid, nung bumata sila, di ba? Anong pangako ng ating Panginoon kay Abraham? Magkakaroon ka ng anak. Amen. If you read between the line, mga kapatid, amen, bago pa man magkasala si Abraham, mga kapatid, amen, bago pa man mag-backslide si Abraham, meron ng binhing nananahan sa sinapupunan ni Sarah, kapatid. Meron na. Kaya ganun na lang ang pag-iingat ng ating Panginoon kay Sarah. Dahil salita ng Diyos ang nananahan dun. Pangako ng Diyos ang nananahan doon. So tayo rin as a type, as the bride of Christ, bago pa man magkasala si Eva at Adan at mahulog sa kasalanan, mga kapatid, amen? Meron ang binhing nananahan sa atin before the foundation of the world. Amen. Hallelujah. At nag-provide na ang ating Panginoon ng lamb para sa atin. Before the foundation of the world, kinatay na ang tupa. The Lamb of God that takes away the sin of the world. Gayun na lang ang pag-iingat ng ating Panginoon sa atin, mga kapatid. Hallelujah. Palakpakan natin siya. Hallelujah. Bakit? Dahil taglay mo sa iyong puso ang binhi ng ating Panginoon. Hallelujah. At ini-enforce yan ng kanyang Espiritu Santo. Nakasama natin ngayong gabi. Amen. Buksan natin itong quotation ng prophet. Last quotation, matatapos na tayo. Masa ba? Basahin natin itong quotation ng prophet. Napakaganda nito, kapatid. Amen. Walang dahilan para hindi ka magpatuloy, kapatid. Sapat ang biyaya ng Panginoon sa atin. Amen. Huwag kang, ganyan sinabi natin kanina, di ba? Amen. Sa Hebrews chapter 10, amen. Kung susundan natin sa 16 to 25, buksan natin siya. Amen. Meron tayong unconditional covenant, kapatid. Tandaan yan. This is the covenant that I will make with them after these days. Unconditional. Say the Lord, I will put my law in their heart and in their mind will I write them. And their sins and iniquities will I remember no more. Now, where remission of this is, there is no more offering for sin. Having, therefore,
brethren boldness to enter into the Holy of Holies by the blood of Jesus Christ, by the blood of Jesus, by a new and living way which He hath consecrated for us through the veil, that is to say, His flesh. Amen? Ang kanyang katawan. Amen. And having an high priest over the house of God, let us draw near. Lumapit daw tayo na may katapangan, ng may boldness sa trono ng biyaya, mga kapatid. Huwag nawang magkaroon ng dahilan sa buhay mo na hindi magpatuloy, kapatid. Panghawakan mo ang biyaya ng ating Panginoon. Let us draw near with a true heart, in a full assurance of faith, having our hearts sprinkled by an evil conscience, and our bodies washed with the pure water, the water of the Word. Amen. Let us hold fast the profession of our faith without wavering. Huwag ka raw manghihina. For He is faithful that promised. Amen. And let us consider one another. Alalahanin natin ang bawat isa to provoke unto love and to good works. Amen. Yan ang layunin natin sa bawat isa. Not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is. Huwag daw natin gagayahin yung iba na pinababayaan ng mga pagtitipon. Amen. But, ano raw dapat? But exhorting one another, encourage one another na magpatuloy. And so much the more as you see the day approaching. Malapit na siyang dumating, kapatid. For if we sin willfully, after that we have received the knowledge of the truth, there remaineth no more sacrifice for sin. So huwag kang magdududa, kapatid. Huwag kang titigil sa pagsampalataya, huwag kang titigil sa paglilingkod sa ating Panginoon. Amen. Amen. Dahil pag nagduda ka pa sa kabila ng dakilang pangako ng ating Panginoon at dakilang biyaya niya, ano sinabi ng Scripture? Wala lang natitirang hain pa. Amen. Niyuyurakan mo ang dugo ng ating Panginoon pag tinalikuran mo kung ang ganito kalaking biyaya na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Amen. Ano sinabi ng Scripture? But a certain fearful looking for a judgment and fiery indignation which shall devour the adversary. He that despised the Moses' law died without mercy under two or three witnesses. Of how much sorer punishment suppose you shall he be to worthy who hath trodden underfoot the Son of God and hath counted the blood of the covenant wherewith He was sanctified and unholy, an unholy thing. So winawalang kabuluhan mo ang salita ng ating kanyang covenant pag hindi ka nagpapatuloy. Amen. Amen. Wherewith He was sanctified and an unholy thing and hath done despite unto the Spirit of grace. For we know Him that hath said, vengeance belongeth unto me. I will recompense, saith the Lord. And again, the Lord shall judge His people. It is a fearful thing to fall into the hands of the living God, mga kapatid. Minsan, kailangan natin ligligin. Kailangan natin ligligin dahil minsan nakikita natin napakadakila ng biyaya ng ating Panginoon. Minsan, inaabuso natin. Amen. So meron niyang kahatulang nakalaan pag inaabuso mo ang biyaya ng ating Panginoon. Pag hindi ka nagpapatuloy sa daan niya, kapatid. Amen. So nasa huling talata. Pero sabi ng Scripture, di ba? Sa huling Scripture, huling sa 34. 36. Sa dulo, kapatid, sa dulo.
Pero alam ko mga kapatid, gaya na sinabi ng scripture, hindi tayo yung mga hindi nagpapatuloy. Tayo yung mga mapagpatuloy, kapatid. Amen. Ang sinabi ng scripture, but we are not of them who draw back unto perdition. But of them that believe to the saving of the soul. Sino ba naniniwalang sa atin ang kaligtasan ng ating mga kaluluwa? Ligtas na ating mga kaluluwa? Can you say amen for that? So hindi tayo humihinto sa paglilingkod. Tayo itong mga taong to. Hindi tayo mga umaatras. Hindi tayo mga tumitigil. Kumbaga sa gyera tayo yung nagpapatuloy. Lumalaban. Kasama kasi natin siya, mga kapatid. Amen. Hallelujah. So huwag niyong papabayaan yung pagtitipon, yung paglilingkod sa ating Panginoon. Basahin natin itong quotation ng prophet. This is the blessed assurance ng ating Panginoon sa atin. If you are the bride of Christ, amen, you are the bride, the son of God, the sons and daughter of God, binibigyan tayo ng assurance ng ating Panginoon. Ang ating mga kahinaan, magiging ating mga kahinaan, amen, ay hindi magiging hadlang para hindi ka magpatuloy, kapatid. Christ, the bread of life, come down from heaven, humiliating himself, giving his life, the truest life, you might have journeying mercy. Can you say amen for that? Sa pamamagitan ng buhay niya na nasa iyo, meron kang isang paglalakbay na may taglay na habag niya. Naglalakbay tayo rito sa mundong ito na may taglay na biyaya at habag niya, kapatid. Hallelujah! Where did that come from? Out of that pillar of fire. That's where it dropped out of. He was up there, that was Christ. Himself, the Logos, the angel of the covenant, that Moses forsook Egypt, not knowing where he was going. But he was on his road, the children of Israel followed it, that God promised that the angel would lead. And look, God said, I will put my name in him. He won't pardon your transgression, but beware of him. Can you say amen for that? Sino ba naniniwala narito yung anghel ng ating Panginoon? Amen. Nariyan, ang pangalan niya ay nakalagay sa angel na yan, kapatid. The angel of the covenant. Anong pangalan nakalagay sa angel of the covenant? The name of our Lord Jesus Christ, kapatid. Amen. Amen. Ano sinabi ng scripture? I will put my name in him. He won't pardon your transgression, but beware of him. Mag-ingat kayo sa kanya. Pero itong biyaya ng ating Panginoon, that's the Old Testament. Amen. That's the Old Testament. The angel of the covenant is here in our midst. Anong dala niya? He hadn't been made flesh yet to dwell among us, to shed his blood, to take away our sins. So the blood of the lamb and goats was very, very fragile. It would break easy. So yung mga handog na susunugin, na mahayop sa panahon ng Old Testament, eh hindi kayang takpan ang mga kasalanan ng mga mananampalataya ng panahon na yon. Amen. Dahil dugo lang yun ang hayop. Pero itong biyaya ng ating Panginoon sa atin in the New Testament as the Bride of Christ. But now, the blood of Christ once shed cleansed until the day of redemption. Can you say amen for that? Ang dugo ng ating Panginoon ay nililinis na tayo hanggang sa araw ng katubusan natin. All the way through once perfected. All the way through. Hanggang sa araw ng katubusan.
Once perfected through the sanctifying process of the Holy Spirit by the blood of the Lord Jesus, that believer is anchored. Sino bang niniwala mong Espiritu Santo na sa kanyang puso? Kung ikaw yan, amen, ito ang pribileyo mo. That believer is anchored until the day of redemption. Why? He is held. Hawak siya ng ating Panginoon. Ephesians 4:30. Chapter 4, verse 30. Said, grieve not the Holy Spirit of God, whereby you are sealed until the day of redemption, kapatid. Huwag niyo ro pigatiin ang Espiritu Santo ng ating Panginoon na tinatakan kayo hanggang sa araw ng inyong katubusan. Tandaan niyo mga kapatid, huwag natin siyang pipigatiin. The angel of the covenant na nag-lead kay Moses para ilabas ang bansang Israel sa Ehipto. That same angel ay kasama natin ngayong gabi, I believe. Kaya meron tayong picture ng pillar of fire. That same angel, huwag niyo raw siyang pipigatiin na siyang tumatak sa inyo hanggang sa araw ng inyong katubusan. Tandaan nyo, ang dugo ng ating Panginoon ay nasa atin. Kung wala ang dugo ng ating Panginoon, patay na tayo. Patay tayo sa Angel of the Covenant, patay tayo sa anghel na to, nakasama natin ng gabi. Sisiguraduhin ko sa inyo, walang matitirang buhay sa atin dito. Patay tayong lahat. Pero dahil sa dugo ng ating Panginoon, amen, may protection tayo. Don't that just take the scare out of it now? Hindi ba kayo nagpapasalamat sa ating Panginoon? Hindi ba nawala yung kaba sa inyong puso? Amen? Ito na ang ginagawa ng mensahe sa atin mga kapatid. Inaalis ang takot sa ating mga puso. Kaya nga pag naglingkod tayo sa ating Panginoon, hindi tayo natatakot na baka mapunta tayo sa impyerno. Hindi tayo naglilingkod sa Kanya dahil natatakot tayong pumunta sa impyerno. Naglilingkod tayo sa ating Panginoon dahil mahal natin siya. Diba? Amen? Kahit itapon ako ng ating Panginoon sa impyerno, pupuruin ko pa rin siya. Dahil nakita kong gano'ng kalaking biyaya ang binigay niya, mga kapatid. Amen. Nararamdaman natin yung sinabi ng prophet na yun, mga kapatid. Kahit ang Panginoong Diyos pa magtapon sa Kanya sa impyerno, pupurihin ko pa rin siya. Naglilingkod tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng pag-ibig, hindi sa pamamagitan ng takot. Yan lang ang inaalis na mensahe sa puso natin, ang takot. Pinapalitan niya ng pag-ibig, kapatid. Amen. God with us. Although you sin, you got an advocate. Tell God you're sorry. Kung may kahinaan ka, meron tayong advocator. Sabihin mo lang sa ating Panginoon, Panginoon, sorry. Kung nag-grieve mo ang Holy Spirit, humingi ka ng sorry sa Kanya. Amen. Amen. That's, come back. Bumalik ka lang sa Kanya. That's the way to do it. Don't think you're cast off forever. Huwag mo raw iisipin na tinakwil ka na. Magpakailanman. Bumalik ka lang sa Kanya. Merong dugo, merong biyaya ang ating Panginoon na nakalaan sa bawat isa sa atin. Amen. Amen. Paano mo raw malalaman na taglay mo yung biyaya ng ating Panginoon? Paano mo raw malalaman na merong enforcer na nasa puso mo? Bakit? Kasi ito raw sinabi ng propeta, as long as you still have enough desire to come to this church, come on, God is still with you. Amen? Kung meron ka raw desire na magpatuloy, hindi raw ikaw yan. Yan daw yung Diyos na nasa iyo, na nagtutulak sa iyo na magpatuloy.
Amen? Hallelujah! Palakpakan natin ating Panginoon. Amen. God is still with you. That's right. Sure He is. Yes, He will just keep moving as long as you. As He called you, He's still in the saving business to call you. And all He calling, and all His calling, is still wooing at your heart. Come on, no matter what you've done, God still wants to forgive you and take you back, love you a little bit, and hug you up to His bosom. Amen? Amen. Gustong-gusto ka niya yakapin. Gustong-gusto kang makipag-fellowship ng ating Panginoon sa iyo, kapatid. Give you a few spiritual vitamins. Put you back in the church, in your position again. He came to redeem, to seek, and save that which was lost, kapatid. Amen. Amen. Yan ang biyaya ng ating Panginoon. Dahil tayo'y bahagi ng kanyang biyaya, merong espiritu ng biyayang nananahan sa atin. Amen? There's a law enforcer in our lives. So huwag kang mag-alala, kapatid. Pag alam mong anak ka ng ating Panginoon, bread ka ng ating Panginoon, magpahinga ka na lang. Aabot ka sa rapture. Amen? Hallelujah. Let's all stand, mga kapatid. Amen, Lord God. Hallelujah. Yan nga sinabi ng scripture sa Romans, sulit talata. Romans chapter 8, verse 11. Romans chapter 8, verse 11. But if the spirit of Him that raised up Jesus from the dead dwell in you. Katulad ng tayo ng ating Panginoong Jesus. Yung espiritong bumangon, nagbangon sa katawan ng ating Panginoon ay nananahan sa Kanya. And that same spirit dwell in us. Amen? Ano sinabi scripture? He that raised up Christ from the dead shall also quicken your mortal bodies by His spirit that dwelleth in you. Amen. The law enforcer. Amen? Sino bang nahihirapan sumunod sa kautusan ng ating Panginoon? Hindi tayo nahihirapan. Kasama kasi natin siya, di ba? The law enforcer. Ine-enforce niya ang kanyang salita sa ating buhay. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Sambahin natin siya, mga kapatid. Purihin natin siya. Awitan natin muli nagsasabi ng Amen. Ano ba magandang awit? Amen. I know the master of the wind. Alam niyo, mga kapatid, Amen. Kontrolado niya ang lahat ng batas. The law of gravity, the law of nature, the law of life. It's all in control, mga kapatid. So huwag kang mag-alala. Kasama natin yan ngayong gabi. Amen. Tulungan niyo sa pag-awit. My borrowed land sails on the troubled sea. Ever there's a wind on my sail. But I have a friend who watches over me. When the breeze turns into a gale, I know the master of the wind. I know the maker of the rain. He can calm the storm and make the sun shine again. I know the master of the wind. Amen. The law enforcer, mga kapatid. Amen. Kilala ba natin siya? Sometimes I soar like an eagle in the sky. Among the peaks my soul can be found. Unexpected storm may drive me
from the heights. It may bring me low, but it will never bring me down. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. I know the master of the wind. I know the maker of the rain. He can calm the storm and make the sun shine again. I know the master of the wind. Listen by man, I know the master of the wind. I know the master of the wind. I know the maker of the rain. He can calm the storm and make the sun shine again. I know the master of the wind. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tunay nga, Ama, napakabuti mo, Panginoon, sa iyong nobya. Napakabuti mo sa bawat isa sa amin, Lord God, sa napakadakilang biyayang ito na ibinigay mo sa amin, Lord God. Alam mo, Ama, hindi namin kaya. Alam mo, Ama, hindi namin magagawa, Ama. Kaya naman, Ama, tinulungan mo kami, Ama. Isinugo mo, Ama, ang iyong mabiyayang espiritu ngayon sa amin, Ama, sa huling panahon ito, Panginoon. Kung paano ginawa mo kay Abraham, sa iyong mga lingkod, Ama, simula sa Genesis hanggang Revelation, Panginoon, nararanasan namin ngayon, Panginoon. Nararanasan namin yan, Ama. What a privilege na binigay mo sa iyong bride, Father God. Wala kaming ibang masasabi, kundi pasasalamat na lamang, Panginoon. Hindi kami nag-aalala. Oo, Panginoon, kung minsan nakagawa kami ng mali. Kung minsan nagiging matigas ang aming mga ulo, Panginoon. Ngunit salamat, Ama, meron kang dugo. That perfect sacrifice, Ama, na sapat, Ama, upang takpan, linisin ang aming mga buhay. Napakabuti mo, Panginoon, Lord God. Ano pang dahilan, Ama, upang hindi kami magpatuloy? Wala nang dahilan, Panginoon. Kaya kung hihinto pa kami at hindi magpapatuloy, kakilakilabot ang kahinatan namin, Panginoon. Lord, napakadakilang biyayang ito na ipinakita mo sa amin. Napakadakila, Ama. Wala nang dahilan para hindi kami magpatuloy, Panginoon. Salamat, Ama. Sa nakita namin ito, Ama, wala lang kaming ibang gagawin kundi magpatuloy, sumampalataya sa iyong salita, Ama. Alam namin, Ama, ikaw ang tutupad nito sa aming mga buhay. And it's all by faith. The law of faith. The law of spirit of life in our lives, Father God. Thank you, Father. We commit all the words that have been spoken in this hour, Father God, ikaw po nawang siyang magpala, ikaw po nawang siyang magbigay buhay sa bawat isa sa amin. Sa iyo lamang ang kapurihan, ang kalulatian, ang karangalan, magpakailanman, Ama. In Jesus Christ's name we pray. Tayo magsabi ng Amen, Lord God. Palakpakan natin siya. Amen, Lord. Let's kong tawagin natin kapatid Brother Joseph. Let's sing the song, Master of the Wind, Amen. I know the master of the wind. I know the maker of the rain. He can calm the storm and make the sun shine again. I know the master of the wind. For the last time, hallelujah. I know the master of the wind. I know the maker of the rain. Oh, he can come.
storm and make the sun shine again. I know the master of the waves. Yes, Lord. Thank you, Jesus. I know. Amen. Thank you, Lord. Ako po na po kayong lahat. Praise God. Hallelujah. Ako po na po kayo, mga kapatid. Pakabuti na ating Panginoon, the enforcer inside of you. Tunay nga ng Espiritu Santo, mga kapatid, siyang nangako na sabi ng Panginoon, ito ang gagabay sa atin, magpapaalala, amen, magpoprotect sa atin, hallelujah, amen. Ito ang dakilang comforter, mga kapatid. Ang sabi ng Scripture, ito'y hindi malayo sa atin, hindi ito nasa likuran natin, hindi ito nasa harapan natin, hindi katabi natin, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. At pangako ng Panginoon, amen, na kanyang isusulat ang kanyang mga salita. Amen. Sa ating mga puso. Amen. Salamat sa ating kapatid, Brother Sherwin. Amen. Patuloy na gamitin ang ating mahal na Panginoon para sa kanyang ubasan. Amen. Ngayon, tayo po'y dadako sa ating magbabasa ng prayer requests. Kung meron po kayong mga prayer requests, pakibigay nyo lang po dito sa harapan upang ating basahin. Amen. At panalangin natin sa ating mahal na Panginoon. Amen. Thank you, Lord Jesus. Amen. Panalangin po natin, kapatid, Sister Doreen. Dalayan ko sa Panginoon ang kagalingan ng aking apo na si Jesser sa kanyang ubo. Amen. Panalangin po ni Sister Tita. Dalayan ko sa ating Panginoon na ingatan ng ating pastor sa anumang dako. Ang ating Panginoon at patuloy na biyayaan ng kalakasan pisikal. Dalayan ko rin sina Sister Esther and Sister Ruth sa kanilang pagbabalik dito sa Pilipinas, na si Lord nawa ang maghawak sa eroplano, kaniyang sasakyan, upang makarating sila ng ligtas. Dalayan ko rin sa ang aking apo na si Nisa na pagalingin ng ating Panginoon ang pamamanhid ng kanyang kamay at paa. Amen. Praise God. Ngayon din po panalangin ating kapatid Sister Hannah. Dalayan ko sa ating Panginoon ang ating mahal na pastor sa kanyang pag-uwi sa Thursday, panghawakan ni Lord ang kanyang sasakyan. Kagalingan para sa aking mabait na pala, kagalingan para sa balay. Kagalingan para sa aking mabait na balay, ang kabutihan, ang mabutihing may bahay ni Pastor Bernard na ipagkaloob ng ating Panginoon, lubos ang kagalingan sa lahat niyang nararamdaman sa kanyang buong katawan, at improve ni Lord Jesus ang lahat ng i-provide ni Lord Jesus ang lahat ng pangangailangan. Dalayan ko rin na baguhin ng Panginoon ang anak ng ating kapatid, Sister Lolit. Yan po ang pangalan ng ating kapatid. Baguhin ang kanyang anak, si Brother Peter. Amen. Ganyan din po ang prayer ng ating kapatid, Sister Arlene. Pag-iingat sa ating mahal na pastor, sa buong pamilya. Panalangin ko sa mga inaasikaso sa probinsya nawa. Panalangin ko sa mga inaasikaso sa probinsya nawa ay matapos na itong lahat. Ingatan nawa ang aming buong pamilya. Amen. Dalangin ko sa Panginoon ang desire ng puso ko na magkaroon din ng end time church sa Real Quezon. Amen. Amen. Yes, Lord. Hindi nang panalangin natin, kapatid, Brother Joseph Talison.
Amen. Hindi ko natin to mabasa, pero alam po ng Panginoon ang mga nakasulat dito. Amen. Mag-pray din natin mga kapatid, yung mga visiting minister nating mahal na Panginoon, Pastor Dingdo, Pastor Alvin, Pastor Thomas, amen, at Pastor Jess, at iba pang mga visiting minister na bibisita sa ating church, amen, habang wala ang ating pastor, amen. Pray po natin ang bawat kapatiran, may sakit, karamdaman, hallelujah, provision sa lahat ng pangangailangan. Amen. Hallelujah. Tayo tumayo mga kapatid. Hallelujah. Witin natin ang ating mahal na Panginoon. Inawit natin kanina. Hallelujah. Amen. God's answers pray. Hallelujah. Talk to God about telling that you need a friend to love. Pray in Jesus' name, believe that God's answers whisper in the clouds to Him. You can cry when you are alone to Him. By His faithfulness He changes you. God's answers pray. Talk to God about telling that you need a friend to love. Pray in Jesus' name, believe that God's answers pray. You told all your cares and wound every tiny little prayer. He knows you can always, always there. On the clouds to Him, you can cry when you're alone to Him. You can have to pray out loud to Him. He knows your thoughts. Mountains speak, He's there, and amid by the stream, He's there. Anywhere on earth you go, He's been there from the in His words. It's true, you'll be strong because He walks with you. By His faithfulness He'll change you to God's answer.
answers prayer. You can whisper in the cloud to him. You can cry when you're alone to him. You don't have to pray out loud. Stream. He is there anywhere on earth you go. He's been there from the start. You'll be strong because he changes you. God's answers pray. Amen and amen. Nais kong tawagin natin kapatid Brother Boy. Amen. Para panalangin ating mga prayer requests. Amen. Thank you, Lord Jesus. Praise God. Tayo po'y manalangin. O Diyos, maraming salamat sa mga awitin. Nasabi nga na ikaw ang Diyos na tumutugon sa lahat ng aming panalangin, Panginoon. Ang langit at ang lupa ay lilipas, ngunit ang mga salita hindi mabibigo, Panginoon Lord Jesus. Tunay nga na ikaw ang Diyos na napakabuti. Ikaw ang Diyos na masasabi na saan mang panig ng mundong ito, Panginoon Lord, ikaw ay naroroon, Panginoon. Alam mo ang kaisipan ng bawat isa, Panginoon. At naririto, Panginoon, Lord, nakasulat at iniangat, Panginoon, Lord, ang mga nakasulat sa mga papel na ito, Panginoon, sa mga oras na ito. Lord, ang lahat ng mga bagay na ito ay alam mo, O Diyos. At kami naniniwala, O Diyos, Lord, ikaw ang Diyos na hindi nagbabago ngayon at magpakailanman, Panginoon, Lord. Lord, kung paano na sila Moises, Panginoon, sa kanilang paglalakbay, iningatan mo, Panginoon. Pinuret, ikaw ang nag-protect sa kanila, Panginoon, Lord Jesus. Lord, kung paano, Panginoon, sa kapanahunan, Panginoon, Lord, ng aming kapatid na Pablo, Panginoon, ikaw ay nagpapagaling. Lord, ang nakikinig ng salita, Panginoon, Lord, ay nahulog sa bintana, O Diyos. Ngunit ito ay naisauli ang kanyang buhay, Panginoon. O God, maraming salamat lang, Panginoon. Maraming patotoo sa kapanahunan ng aming propeta, Panginoon, na ginanap, Panginoon, Lord Jesus. Lord, sa panalangin lang ng aming propeta, mga cancer, mga bulag, mga pilay, Panginoon, maging ang patay, Panginoon, ay nabubuhay, Panginoon, Lord Jesus. At ang lahat, Panginoon, ay pinagagaling, Panginoon. Libo-libo, Panginoon, Lord, hundreds and thousands, Panginoon, Lord. Ang lahat ng mga bagay na ito, hindi nabigo, Panginoon, Lord. Naroon first pool, second pool, hanggang sa umabot sa kapanahunan namin, Panginoon, Lord, yung tinatawag na third pool, Panginoon, Lord. Maraming salamat lang sa lahat ng kabutihan ito, Panginoon, ay pinagkakaloob mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, ang importante sa lahuling kapanahunan, Panginoon, Lord Jesus, Lord, ini-enforce mo nga sa aming mga puso, Panginoon, Lord. My sheep hear my voice, Panginoon. Ang lahat, Panginoon, na nakita mo na sa iyong mga kaisipan na naririto sa mga oras na ito. Kami naniniwala, Panginoon, sa lahat ng iyong mga ginawa at sa lahat ng iyong mga kabutihan. Lord, maraming salamat lang po. Kami naniniwala sa gabing ito na lahat ng mga prayer na ito na binasa na aming kapatid Brother Joseph ay meron na pong katugunan, Panginoon. Mawila sa ilang takapurihan, karangalan ko latihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon.
Amen. Tayo po itadako sa ating tithes and offering habang inaawit natin yung sasabing Jehovah Jireh, our great provider. Amen. Jehovah Jireh, my provider, you are. Rapha, you're my healer. By your stripes I am set free. Jehovah Shammah, you are with me to supply all. Once again, hallelujah. Jehovah Jireh, my provider, oh, you are more than enough for me. Jehovah Rapha, you're my healer, and by your stripes I am set free. Yes, Lord, thank you, Jesus. Jehovah Shammah, you are with me to supply all my needs. You're more than enough, more than. You're more than enough. You are more than enough. More than enough. More than enough for me. For the last time, you're more than enough. You are more than enough. More than enough. Much more than. For me. Yes, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Amen. Nais kong tawagin natin kapatid, Brother Rolly, para sa ating closing prayer. Amen. Maraming salamat sa ating Panginoon. Amen. Bago po tayo manalangin, nais kong mawit pa ng isang awit. Awitin po natin yung banal na tahanan. Banal mong tahanan. Amen. Praise God. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapatin mo, ikaw ay mamasdan, makanikat, sa'yo ay pumisan. Ang puso ko'y tinudulog sa'yo. Nagpapakumbaba't nagsusumamo, paging dapatin mo, ikaw ay mamasdan, makaniikat, sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong
wagas na pagsinta. Daluyan na walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Tuluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Amen. Hallelujah. Tayo pong lahat ay yumukot manalangin. Praise God. Panginoon namin Diyos na mapangyarihan sa lahat na may likha ng langit at lupa at lahat ng mga bagay na naroon ng Diyos namin noon, ngayon na napakailanman ang Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob. Lord God, Ama, kayo po'y nagpapasalamat lang po muli, Lord, sa gabi pong ito na muli niyo po kaming pinagpala, Panginoon, na inyo po mga salita. Lord God, salamat, Panginoon, sa mga salitang nahayag na nagpalakas sa amin, Panginoon, nagpalakas sa aming mga pananampalataya, nagdagdag ng Lord, langis, Panginoon, sa aming mga puso. Panginoon, Ama, salamat sa aming kapatid, Panginoon, Brother Sherwin, na patuloy niyo pong ginagamit, Panginoon, mightily, Panginoon, Lord, sa kanyang ministry. Lord God, Ama, kayo po ang siya magbabalik sa kanya na mapagpapala, physical, spiritual, at material, Panginoon. Lord, kayo po ang nakakalam ng pangangailangan niya. Lord, maganap, Lord, ayon sa kanyang desire ng kanyang puso, Panginoon. Ama, salamat pong muli, Panginoon, sa gabi pong ito, sa dakilang pribileyo na makalapit minsan pa sa pamamagitan ng panalangin, Lord. Ama, kayo po iyan nagpapasalamat sa katugunan ng mga panalangin ito, Ama. Salamat po, Ama, Lord, at gayon din sa mga tithes and offering, Lord, na narito sa inyong pong harapan. Dalayan po namin ang inyong pong pagpalain, Lord, ang mga kamay na patuloy niyo pong inagamit upang maging bahagi ng gawain ito, Panginoon. Nawa, Lord, ang mga salaping ito ay magamit sa mga pangailangan ng munting iglesyang ito. At ganyan din, Lord God, sa pagpapalaganap pa ng inyong mga salita sa iba't ibang dako, Panginoon. Lord God, muli aming binabalik, Lord God, sa inyo ang pasasalamat at humihiling po kami, Panginoon, na inyo po kaming ingatan sa aming pag-uwi. Panginoon, inyo po kami ihatid sa aming mga tahanan ng ligtas. Kung paano niyo po kami inihatid, Lord God, kanina patungo rito ng ligtas, Panginoon. At ganyan din, datan po namin ang aming mamahal sa buhay na nasa maayos na kalagayan, Panginoon. Lord, talayan po namin ang aming mga kapatid na hindi pa nakadalo. Lord, saan man po sila, Lord, ano man ang kanilang kondisyon, Lord, kayo po nakakaalam kung sila po may mga karamdaman, Lord, inyo po silang abutin at ipagkaloob sa kanila ang kagalingan, Panginoon. Lord, palakasin niyo rin po ang pananampalataya ng bawat isa, Lord, hanggang sa muli niyong pagbabalik, Panginoon, nawa, marat na niyo po na nag-umapaw, masigla ang aping mga pananampalataya, Panginoon. Lord God, salamat pong muli. Ama, hanggang sa araw ng Linggo, Panginoon, kayo pong patuloy magbigay sa amin ng desire, Lord, na dumalo sa gawain, Panginoon. Lord God, Ama, mawi ang lahat ng kapurihan, kalulatian, papurit pa sa salamat sa pangalan po ng Peso Kristo. Amen. Amen. Praise God. Tapos na po ang gawain. Tayo po magkamayan. Habang inawit po natin yung take up your cross and follow Jesus. Take up your cross and follow Jesus. Take up your cross.